Hello guys! Good morning! Nandito na tayo ngayon sa ating trabaho. Ayan, makulimlim dito guys sa KSA. Ayan, nandito ako sa labas ng bahay. Ayan, uupo ako dito sa hagdanan. Saglit kasi titingnan natin yung ating mga halahalaman. So, ngayon guys, ang gagawin ko ay gagawa tayo ng mashed potato with chicken breast. Ayan. Panoorin nyo ang aking buong video guys para mapanood ninyo at pwede nyong gawin sa mga anak ninyo. So, sobrang sarap siya guys. Hindi naman magastos ang ingredients kasi kahit kunti lang ang magawa ninyo, sulit naman sa sarap. So, at kunti lang yung ingredients na kinakailangan natin guys. At pwede na rin yun siya pang lagay sa freezer. Kahit isang buwan, hindi siya masisira. Ang gagawin lang doon, pag gusto kainin, 1 hour bago mo siya iprito, ilalabas mo na siya sa freezer. So, yun lang guys. Tara guys. Mag-prepare na ako ng aking mga sangkap. Yan. Luto na siya guys. Yan ang laman niya guys. Ayan siya guys. Ang laman. Mashed potato at saka yung breast chicken na nilaga. Yun hinimay-himay natin. So ayan na. Sobrang sarap siya guys. Ayan, naglalaga tayo ng patatas kasi gagawa tayo ng chicken potato kofta for Ramadan. Ayan, mayroon tayong nilagang patatas, then mayroon tayong nilalagang breast chicken. So, nilagyan natin siya ng paminta buo at saka asin. Nilagyan natin ng kale, yun, kale na buto. Nilagain lang natin siya guys. At ito ang ating sibuyas. Ayan, antayin lang natin siya maluto guys. Then, ito yung mga sangkap natin para sa ating mashed potato with chicken. Ayan. Panoorin na lang at malaman nyo guys kung paano siya gawin. Panoorin hanggang dulo ang ating video. Ayan ang ating chicken breast. Nakaready na rin yung ating mashed potato. Ito na yung ating sibuyas guys. Ginayat ko siya ng maliliit. Din ilalagay na natin yung ating mga spices. Tingnan nyo na lang sa description guys. Doon ko ilalagay ang mga spices natin. I-mix lang natin siya ng hanggang matunaw yung ating maji at saka yung sugar. Din ilalagay na natin yung ating chicken. Ayan. Paghaluin lang natin para ma-absorb ng chicken yung lasa ng ating mga spices. Ayan, i-mix lang natin ng maayos. Pag na-mix na guys, ilalagay na natin yung ating
coriander leaves. Ayan. Ang tawag nila dito sa coriander, guys, ay kaspara. Mix-mix lang natin siya. Then, maya-maya papatayin na natin yung apoy kasi antayin naman natin siyang lumamig saka natin gawing bola-bola. So, maglagay tayo ng isang kutsarang suya, mild sweet soy sauce into food. Ayan, imimix lang natin siya, guys. Siguro mga 1 spoon yun, guys, ang suya ko nilagay. Imix lang natin. Then, ilalagay na natin yung ating potato. Ayan. Paghaluin lang natin ang paghaluin. Tinanggal ko muna siya sa apoy, guys, para maganda yung paghalo natin. Pantay yung pagkaluto. Magka-mix mamaya. Ayan. Pag matapos na natin halo, guys, pwede naman natin ibalik siya sa apoy. Ayan na yung ating parsley. Nilagay ko na yung McDonald's. Yun, i-mix lang natin yan siya, guys. Pag ma-mix na ng maayos at medyo nakuluan na siya, papatayin na natin yung ating apoy. So, ayan. Tinanggal ko na siya sa apoy, guys. Antayin na lang natin siyang maglamig. Palamigin natin yung ating chicken. Ayan. Bago natin siya bilugin. So, yan naman yung ating mga ingredients sa ano natin, guys. Pang-coating natin yan. Mayroon tayong itlog at saka breadcrumbs. Para magkalasa yung ating itlog, lagyan natin ng paminta powder at saka asin. Then, ibati lang natin yan siya, guys. Din sa isang container, maglagay tayo ng breadcrumbs. Ayan. I-ready natin yung ating pang-coating, guys. Ayan na yung ating chicken. Ready na rin yung egg. At saka yung ating breadcrumbs. So, mag-start na tayo, guys. Naka-ready na din yung ating tray. Diyan tayo magpapatigas ng ating patatas with chicken. Ayan. Mayroon tayong olive oil konti. Pwede na rin yung cooking oil, guys. Pag wala kayong olive oil. Kasi lalagay natin yan sa ating palad. Kamay. Para hindi magdikit yung ating balls. Ayan. Hindi naman siya matawag na balls, guys. Kasi yung bilog tapos medyo pinalapad lang siya ng pinabilog ng palapad. Ayan. Una, ilagay natin siya sa itlog. Then, ilagay natin siya sa breadcrumbs. Ayan na yung finish natin, guys. So, marami-rami pa akong gawin kasi marami yung ginawa natin. Marami-rami pang bilog ang gagawin. Ayan. Pang-stock natin yan, guys, sa freezer kasi malapit na ang Ramadan. So, i-imbak tayo ng mga frozen foods para sa Ramadan. Hindi na tayo maggawa niyan. Ilalabas na lang natin sa freezer din. Iprito. Ayan yung ating nagawa na, guys. Pero hindi pa ako nagtatapos dyan kasi mayroon pa doon sa kaldero. So, takpan ko lang ito at lalagay muna natin sa freezer. Ayan, mayroon pa tayong tira na itlog at saka breadcrumbs. Hindi naman siya magasto sa itlog at breadcrumbs, guys. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo ang pagluto nito, guys. Maglagay tayo ng kawali. Din lagyan natin ng oil. Kunti lang, guys, kasi isa lang naman ang lulutuin ko. Isa lang muna kasi pang freezer natin yan, guys. Para sa Ramadan. So, painitin lang natin yung mantika na ating nilagay. Ayan.
Check lang natin, guys. Ayan. Baliktarin lang natin. Ayan na siya, guys. Malapit na siya maluto. So, ayan na. Kukunin na natin sa apoy. Ilalagay natin dito. So, ito na yung ating finished product, guys. Ayan. Luto na siya, guys. Ito, ilalagay na natin siya sa freezer kasi nakagawa na tayo sample at tinang titikman. Ayan siya, guys. Ang laman. Mashed potato at saka yung breast chicken na nilaga. Yun, hinimay-himay natin. So, ayan na. Sobrang sarap siya, guys. So, dito na tayo magtatapos. Thank you so much for watching. Bye-bye!